Sa araw nito, ang ipapakita ko pong video ay kung paano po pinturahan yung bagong kabit na yero. Ayan po. Dahil alam po ninyo, may mga proseso po ito. Hindi po pwede na i-direct mo siya pagpintura pagka naikabit na yung bubong ng diri-diritso. So may gagawin po kayong paraan para po hindi po basta-bastang mabaklas, dahil ang corrugated na yero na kagaya nitong kinabit namin ay galvanized ito. So yung galvanized, pagka hindi mo maayos, pag hindi mo magawa ng paraan yan, yan po ang dahilan kung bakit umaangat po yung ating mga pintura. So katagalan, pagka yan na kulob o naipit doon sa pintura, ang mangyari po niyan, magkakaroon po siya ng alikabok doon sa ilalim dahil yung acid niya, at dahilan para umangat yung ating mga pintura. So ang ginagawa ng iba, nilalason po nila, nilalagyan po nila ng suka. Yung iba naman, turko, para gumaspang yung yero at makakapit yung pintura. Kaso lang, ang oras nun na kailangan mo siyang hintay na para gumaspang talaga yung yero, ay paabutin mo siya ng overnight. So kapag kayo po ay nagmadali, hindi niyo po magawa agad, gawa ng overnight pa bago mo siya applyan ng pintura. So ang gagawin ko po ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang unang step o paraan para po mas mapabilis yung ating pagpintura. So kami, ang ginagamit po namin, ayan, nililiha po namin. So nililiha po namin ng, ito po ay number 36. Ayan. Ang number 36 na liha ay napakagaspang po niya. So ayan po. Ayan. Napakagaspang po niya. So kapag niliha mo ito, sigurado magagasgas talaga ang yero. Na as in gasgas na gasgas talaga. Ay, kikita mo yung guhit. Ayan o. As you can see, 'di ba? Gasgas talaga ang yero. Ayan. So diyan ngayon kakapit yung pintura. Ayan. Kailangan lang ayusin mo pagliha para magalaw talaga yung galvanize niya. Ngayon pag nagasgas yung galvanize, makakakapit na yung pintura. So ayan po. So tingnan niyo kung paano ko gawin. So ayan na po, ipapahid na po natin. Natapos na po nating lihain ang yero ng number 36 kaganina, nakita naman po ninyo kanina. So ito na po ngayon. Kailangan na po natin siyang gamitan ng primer. So epoxy primer po 'yan. Talagang pang-metal po 'yan. Ayan. Bago po natin tirahin ng kulay green, kagaya po nung ginawa nung isa. Ayan. So, napakagandang ipahid. Madulas po siyang ipahid. At kita nyo naman, sarado agad yung yero, yung kulay po. So, gagawin po natin dito, dalawang patong po. Dahil gusto ko po sigurado talaga. Ayan po. So mabilis po itong matuyo dahil nasa naka-expose po sa araw. Mabilis po itong matuyo. Pinakamatagal na po yung kalating oras nito, pwede na nating patungan. Ayan. Ayan, pinapayungan ko po yung ating pintor.
masyadong masilaw sa mata kaya hindi ganong makita eh. Ayan. So kapag nagpintura po kayo ng bubong, dapat naka full gear po talaga kayo. Ayan, kagaya nung ginawa ng tao, kita mo yung ginagawa sa sarili niya. Puro kuan po 'yan. Naka guantes po 'yan. Nakabalot sa mukha, nakamahaba ang manggas. At nakasapatos din. Ayan po. So ang ganitong klaseng pintura, all around po ito. Marami po kasi nagtatanong kung para saan daw ba talaga ang epoxy primer. Ayan. All around po siya. Pero yung pinakapangunahing gamit talaga nito sa mga bakal, sa mga metal gaya po nito. Para hindi po makalabas yung kalawang. Sa kahoy, napakatindi rin po ang kapit nito dahil may catalyst po eh. Ayan. At ginagamit din to, rin po ito sa mga simento. Kagaya na lamang po sa pag kayo po yung magpintura ng mga sahig na simento sa flooring po, ito po yung pinapahid muna bago po pinturahan ng pansahig na mga yung kagaya ng acrex, kagaya ng power floor yan, ng aqua epoxy, epoxy enamel. Ayan, epoxy enamel. So ito po yung inuuna talaga sa pagpahid. Ayan. So marami po kayong matutunan po dito sa ating channel dahil talagang sinasabi po dito at tinuturo po talaga kung mga ano po yung mga paraan sa pag-apply po ng pintura at paggamit. So ito na yung yero na niliha po natin ng number 36. Tapos nilagyan po natin ng epoxy primer na dalawang patong. Tapos ito ngayon, naglalagay na po tayo ng pinaka kulay niya o pintura po ng bubong na rough guard. So yun yung ginagawa ng tao. Mamaya dublihan po natin yan ng dalawang bisis pa. Ayan. So ganyan na po ang teknik kung paano po pinturahan yung bagong yero na ganitong klaseng corrugated. So kailangan na po nating lihain ang husto, number 36 po ang liha, at i-primer po ng epoxy primer ng dalawang bisis, saka po natin kukulayan ng pangbubong na pintura. So magdepende na po yan kung anong klaseng bubong na pintura ang gamit ninyo. Pwede pong rough guard, pwede yung rough shield. So magdepende na po yan sa inyo kung alin ang gusto ninyo. Ayan, kung sino man po sa inyo ang hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin na po ninyo yung subscribe button at pati po yung notification bell para ma-notify po kayo kung ano man yung gagawin nating upload dito po sa YouTube. So mag-comment po kayo, mag-like kung nagustuhan po ninyo yung video ito, at maraming salamat po sa inyong lahat.